Hello, welcome back to my channel. Sa mga baguhan dito sa channel ko, pakipindot na lang ang subscribe button sa baba ng video at isunod na rin ang notification bell upang sa ganoon is ma-notify kayo sa mga susunod na mga videos ko. Huwag din kalimutan mag-like, i-share at mag-comment po sa baba. Ang pag-uusapan natin ay mga uri ng babae na dapat ninyong iwasan. So, bago nyo kasi ligawan ang isang babae, ay kilalanin nyo muna yung pag-uugali. Napaka-importante po. Ganun din sa mga babae. Kailangan obserbahan muna natin ang isang lalaki o kaya isang babae bago tayo makipagrelasyon sa kanila. Unang-una ay iwasan ninyo yung mga babaeng walang pakialam. Yung mga babaeng patapon. Alam nyo ang mga klaseng babae na yon, yung mahilig uminom ng alak, mahilig makipagbarkada, mahilig gumamit ng droga, mahilig manigarilyo, o kaya yung babae na happy-go-lucky. Bakit? Gusto nyo bang maging ina ng mga anak nyo, yung patapon na babae? Sa akala nyo ba, magiging maganda ba ang pagsasama ninyo? Maaalagaan niya ba yung mga anak ninyo ng mabuti pag kayo ang magsama? So hanggat maaga pa ay iwasan nyo yung mga babaeng ganon. Pangalawa ay iwasan ang mga babaeng wild. Diba? Ano ba yung mga karakteristik ng taong wild? Diba? Nakakatakot ang mga yun. Lalong-lalo na kung meron kayong hindi nagkaintindihan o kayo nakagawa ka ng bagay na hindi naaayon sa relasyon ninyo. Mamaya puputulan ka pa niya. Mamaya siya pa yung papatay sa iyo. So, kailangang iwasan ninyo yung mga babaeng maiinit. Mainit ang dugo. Yung mga babaeng palaban. So, yun yung tinatawag na wild. Sumunod ay yung babaeng selosa. Alam ninyo, walang katahimikan ang pagsasama ninyo kung selosa ang isang babae o kay isang lalaki. Kaya hanggat maaga pa ay kailangan iwasan nyo na kasi hindi sigurado na hindi magiging maganda at hindi magiging masaya ang pagsasama ninyo. Baka lahat ng mga gamit mo ay itatapon, masira lahat. Baka lahat ng gamit sa loob ng bahay ay mabasag lahat. Dahilan nga sa pagsiselos niya na kung nagsiselos siya ay hindi niya makontrol yung sarili niya. Ay kahit bili ka pa ng bili ng cellphone, basag lahat. Mga gamit mo, basag lahat. At saka ipinapahiya ka pa niya sa mga tao. Na kahit ang daming tao ay ipinapahiya ka. Kaya iwasan niyo yung mga babaeng ganun. Sumunod ay yung babaeng walang pangarap sa buhay. Dahil kung makatagpo ka ng babaeng walang pangarap sa buhay, hindi kayo aasenso. Kahit pagaano pa yung kasipag mo bilang asawa, kung yung asawa mo o yung partner mo ay walang pangarap sa buhay, walang mapupuntahan. Laging hirap lang ang dadanasin ninyo. Sumunod ay yung babaeng pokpok. Sino ba naman ang magkakagusto ng babaeng pokpok? Mamaya, magkasakit pa kayo pareho. Gusto mo ba na maging ina ng mga anak mo? Yung babae na pokpok, tapos tuksuhin yung mga anak mo ng mga kaklase niya dahil ang nanay niya ay isang pokpok. O kaya, gusto mo ba na makapag-asawa ng babae na hindi mo man lang maipagmalaki. Yun. Sumunod ay yung babaeng insecure. Ayan. Alam ninyo, iiwasan nyo din ang mga babaeng insecure. Na patingin ka lang sa babae na dumaan, hayan na.
o kaya'y masyado siyang aware sa sarili niya. Yung lahat na lang na maobserbahan niya ay hindi tama. Lahat na lang ng bagay na makita niya ay binibigyan niya ng kahulugan. Kaya iwasan niyo ang mga babae na yun dahil tsak na hindi talaga maganda ang pagsasama ninyo. Tsak na magiging magulo lang ang pamilya ninyo. At tsak na baka sa hindi magtagal ay maghihiwalay din kayo. So yun lang po yung maishishare ko. So ingat-ingat lang sa panliligaw o kaya'y pakikisama sa mga babae. Kailangan obserbahan ninyo ng mabuti yung pag-uugali ng isang babae, lalong-lalo na kung meron kayong balak na mag-asawa. So, napaka-importante po yun. God bless po sa ating lahat.